But all drive me the loud voice, saying, do thyself no harm, for we are all here. Then he called for a light and sprang in, and came trembling and fell down before Paul and Silas. And brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? Okay, basahin natin sabay-sabay, dalawa, ready, go. And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. Isa pa, ready, go. And he took them the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized, he and all his. Straightway. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong biyaya, Panginoon. Kabutihan. We pray na kayo po'y mamumuna sa aming kalagitna, Panginoon. Mamumuna, Lord, sa aming pag-aaralan. Makita namin dapat namin makuha dito, maintindihan. At kayo po'y magpalain niyo, Lord, sa inyong mga salita. Matutunan namin yung pinagagawa, Lord, mga pinagdadaanan, Panginoon, yung mga lingkod. Paano kami po ay mag-align sa kanila sa ganilang ginawa, sa inyong pong kalooban din, Panginoon. Minsan mahirap, minsan kami po ay mag-persecute. But we pray na magkaroon kami ng lakas, Panginoon, as we study your word, Panginoon. Kaya mag-alalhati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Pa? Pa? Dito pa, dito pa. Oh. Tama ko po na po. Good evening po. Okay, this is si Mother. Okay. Good evening po. Good evening. So last week ay malungkot yung kwento, pero masaya din. Makikita natin na masaya to kasi pagpapala ng Diyos na sa mga umainig na. Ang sinasabi ko eh. May bigla si Jeff sa atin. So mag-church tayo, strict tayo dyan kasi hindi tayo makapag-aral pag di tayo maayos. Ha, Flame? Dati okay ka na eh. Diba? Sino ba ito ba ang kabarks mo? Ano, malakirig lang kayo, saglit lang naman to eh. Ang pinupunta natin sa church para mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi ka paligtas, maligtas ka. Magligtas ka na, marami pa tong libro na to. Aralin natin yung mga dapat natin gawin. Kayo lalo na mga bata pa kayo eh. Pero at least nakikita niyo yung kwento sa Bible. Anong ginagawa ng mga lingkod ng Diyos. Yung mga nangyayari sa mga kaaway ng Diyos. Sa mga kulit. Ano pa? Yung mga kalaban ng Diyos. Yung mga sumusuway sa Diyos. Kahit anak man ng Diyos, sumusuway. Makikita niyo lahat yun. Kung nakikinig kayo, di ba? So maganda, matututo kayo ng gusto. Itong Bible ang pinaka magandang bagay na pwede nyo pag-aralan. Maganda yung mga module-module nyo, pero mababaw lang yan, di ba? 1 plus 1. Stephen, medyo ano na, nasa fraction na, algebra na eh. Pero mas importante pa rin to, di ba? Yung mga nagbebenta ng ano dyan, di naman magaling sa algebra yan eh. Plus minus lang yan, nabubuhay naman eh. Kaya pinag-aaralan algebra, meron yung ano, dito pa si Ashley ah. Laki mo na. Mukha mo rin siya na eh. Parang. Okay. Maganda si Ashley lagi dito, di ba? Welcome ka naman dito. Kaya minsan nag-aalala ako sa inyo eh. Itong mga bata to, nakita mo, di ba? Sinatsaga namin yan. Kasi lalo ka na. Itong mga to, kahit ang kukulit. Kasi nakikita ko pag nakatingin ako sa mga batang to, yung future nila. Kung di yan maturuan, katulad dyan ng iba dyan. Anong ginagawa ng iba? Ayun yung tularan. Inyigo, ano yung mga gusto yung tularan? Medyo na sideline na lang tayo tuloy. Ha? Yung makikita rin natin dito. Diba, bakit sila, ba't pinakulong si Paul? Huwag ginawa bang masama si Paul? Nag-soul winning lang si Paul, nag-ipin siya katotohanan, pinakulong, ginulpe. Kasi itong mga loko-loko to eh. Hindi nila alam kung ano yung tama. Ganyan din kayo pag hindi kayo naturuan. May kilala kaming ganun, mga polis. Yung nag-soul winning din. Nag-soul winning yung mga soul winner, syempre. Ito yung mo hinuli. Uy, ginagawa nyo dito. Anong klaseng tao yung may ginagawang tama yung isang tao tapos hulihin mo? Anong klase ka nun?
loko-loko ka nun, di ba? Ngayon, yung iba, biktima rin din kasi inutusan eh. Uy, uluhin nyo to. Eh, mga polis, ang dami lang pwedeng gawin, ha? Huhulihin pa, soul winner. Nakakaasal pag gano'n eh. Bukas, sa Sabado, soul winning tayo. Hindi ko alam, mahuhuli tayo dun. Pero sinasabi ko, itong daming bata, daming tao na dapat matulungan salita ng Diyos, wala, kakalat-kalat. Tapos, napupunta sila doon sa mga church na walang kwenta. Sisinungaling pa sa kanila. Maraming nila, may kausap kami, talagang tindi. Tinignan ko yung website ba, nangatawa ako eh. Sabi, ang vision nila, ano eh. Basta, matatawa ka eh. Hindi mga ligtas eh. Pero, church din sila. So, nakakasal. Supposedly, ang kaligtasan, simple lang eh. Pero ano nangyayari? Kaya katulad yan, pag hindi naturoan yung mga tao, naging tamad-tamad din yung mga tunay na Kristiyano, ay dadami yung mga kulto. Ang dami na nga yan. Ang totoo lang. Eh, Panginoon, mahal niya lahat tayo. Gusto niya maligtas lahat tayo. Dapat eh. Kaso may kalaban tayo. Amen? Ganun din yung mga bata. Pag makulit kayo ngayon, yung mga kilala kong makulit dati sa school, hanggang ngayon, loko-loko eh. Hindi lahat ha. Pag hindi niya napigilan, hindi niya naturoan, tutuloy-tuloy yan. Kakalat sa Facebook, puro kalokohan, puro loko-loko pa rin daw siya. Dati ako loko-loko, ngayon loko-loko pa rin ako. Nagkinalat mo ba sa Facebook? So yan, makinig kayo ha. Hindi tayo ano dito, talagang papagalita ko kayo dito dahil alam ko yung tama. Okay, para matrain kayo. Alam nyo, hindi lahat ng kalokohan nyo sasakyan ko. Kung ganun kayo sa bahay, ibahin nyo dito. Amen? Ganyan kasi sa Bible. Hindi pwede yung kung anong gusto mo, gagawin mo. Amen? So ito na nga, nangyari na kay Paul. Last week, ano nangyari sa kanila? Nag-preach lang sila. May naligtas! Praise the Lord dapat, di ba tayo? Praise the Lord, may naligtas. Yung isa, yung si Lydia. Yung isa, yung nagbebenta ng mga ano, di ba? Yung Josan. Yung naposes. Eh naligtas, syempre pag naligtas ka, yung mga masamang espiritu matanggal sa iyo. Sino may masamang espiritu dito ngayon? Itingnan ko lang ha. May masamang espiritu ba kayo? Minsan yung parang lumalaban sa Diyos, ganun yun eh. Nataniman ka ng usaan dyan, kasinungalingan, kalokohan, pupunta ka sa Baptist Church ngayon, mararamdam mo, parang ayoko dito ha. Oo, niwala kayo. Pag yung pinipis yung katotohanan, yung mga sa demonyo, na ano na yan? Nanginginig na yan. Ngayon, kaya huwag kayong papalata. Sana wala dito. Ngayon, i-cast out natin yan. Umalis yan, di ba? Gusto mo may demonyo sa'yo? Hindi mo gusto, di ba? Pakinig ka ng salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, lilinisin ka ng salita ng Diyos. So, yan. So, ano nangyari? Yung isang babae, bata pa to, ginagamit siya ng mga loko-loko para magbenta ng mga Diyos-Diyosan. Ito, tingnan nyo. Hindi ako nag-imbenta dito. Lahat ng inaaral natin, salita ng Diyos. Yan. Medyo balikan lang natin. It came to pass when we went, as we went, kasama kasi si Luke eh, to prayer, a certain damsel possessed with a spirit of divination met us. So medyo siya may sape. Ayun nyo, may sape. Kaya mag-ingat-ingat kayo dyan. Kaya salamat nga, dito kayo eh. Yung ba, naririnig ko sa inyo, may naiiniwala ako sa ganyan eh. Walang, meron talagang demonyo, kaso kalaban natin yun, huwag nyo sakyan, di ba? Yung mga spiritista, ganyan-ganyan. So, na-meet niya siyempre yung mga lingkod na Diyos. Anong gagawin ng lingkod ng Diyos? E di siya, pre-reach niya, tapos, pinakita sa kanya yung kaligtasan. Naligtas ngayon! Ano nangyari? So, pinaalis ni Paul. Ngayon, nakita nung mga master niya, naku, pinagkakakitaan natin itong babaeng to eh. Tapos, naligtas. Wala na. Hindi naman luloko ng tao yon. Amen? Eh, yung mga kinakausap natin ba, pag naligtas yan, hindi na makapanloko yun. So, yun ang isa sa mga ginagawa natin, kaya napakahalaga yan. Kung may mga naluloko, naligtas yan, ihinto na yan. Amen? Kaya dapat ganun din tayo, baka nanluloko tayo ng tao, sabagay, mga bata pa kayo. Pero hinahanda na kayo na sa libutan dyan. Baka yung pinagkakakitaan natin. Sir, mapakano nito? Nanluloko mo yung tao. Bagay, mga pagkain, okay lang yun.
mga bahay, wala mga problema dyan. Problema yung mga, yan, mga Diyos-Diyosan, ano pa yung mga ano, minsan networking. So, anong gagawin ng tao sa'yo pag nawala sila ng pagkakitaan dahil sa sinabi mo? Papatayin ka nila. Kaya, lahat ng mga bakla, yung mga politiko, lahat ng basically ng ano, mga Islam, lahat ng nakakarinig ng preaching natin na masasapul, lahat siya masasaktan, magagalit sa atin yan. Ano gagawin natin? Hihinto ba tayo? So, lahat ng ito para sa kanila din. Ano, Muslim. So, sabihin mo, loko-loko yan si Muhammad, huwag kang maniwala dyan, magtiwala kay Kristo. Masaktan niyo ba dyan, di ba? Pero kailangan natin magpatuloy. So, anong nangyari kay Paul? Nagalit sa kanya yung kalaban. Anong ginawa? Kinulong sila. And brought them to magistrate saying, "These men being Jews do exceedingly trouble our city to teach customs that are not lawful for us to receive, neither to observe being Roman." So, napagin natin last week eh. Sabihin, nagsinungaling sila laban kay Paul. Wala naman siyang ginawang masama. Pero para lang siya ay makulong, para hindi niya magawa yung ginagawa niya, siya ay pinakulong. Hirap din maging ano eh, no? Kristiyanong matino. So, kaya dito tayo ngayon. Natapos, last week and when they had laid many stripes. So, binugulpi sila. Talagang pinalo sila. Wala siyang ginawang masama. Ang hirap ng gano'n, no? Pero, kailangan. They cast them into prison, charging the jailer to keep them safely. So, doon na nagtapos tayo last week. So, tama ba kinukulong yung mga tao? Okay, mga bata, kung naman, makulit si Miguel. Okay lang ba siyang ikulong ka ng nanay mo? Siyempre, hindi, di ba? Pag may ginawa kang mali, mas gusto mo i-correct ka. Yun ang tama. Kasi paano mangyayari siya? Hindi ka nalalo makakapag... Hindi ka nalalo matututo. Nakakulong ka doon. Para kang walang kwentang tao. Wala sa Bible. Sa Bible, ang ginagawa, pag makulit, talagang may siya nagkasala. Nagnakaw, kunwari. Anong dapat gawin doon? Kulong mo hanggang mamatay. Ganun ba? So, sa Bible, nga gusto kanya, either papaluin or pagbayarin. Or both. Pagkatapos noon, alam mo, mali pala yung ginawa mo, edi tuloy ka sa buhay mo, hindi mo naman gagawin. Sana. Pag ginawa mo, alam mo, mapapalo ka na naman. Magbabayarin ka na naman. Siyempre, hindi mo na gagawin yun. So, ganun yung mga bata eh. Dapat pinapalo. Tapos pag alam mo masama yun, hindi mo na gagawin. Diba? So, kanina, nasita ko yung iba. Ha, ganun pala sa church. Dapat nakikinig. No? Umayos ka na ako po. Diba? So, ganun dapat. So, si... Maganda si ano, lagi dito eh. Si Ashley. So, magsabihan mo lang si lola mo. Kaya sama ka sa lola mo. Oh, paglaban mo yan. Ito, nakikinig to dati. Ngayon, kung may ahad lang sa'yo, mag-pray lang natin din. Siyempre, kailangan mo sumunod sa magulang mo. Ganun din itong mga to. Tumabala, tumatakas eh. Hindi, ganun talaga. Ay, si pastor, yun ang kwento niya eh. Bakit si pastor, independent kasi yun. Talagang ano, kaya natuto rin siya. So, para alam natin kung sino susundin natin, amen? Pag bagay na patungkol sa Diyos, ang Diyos ang susundin natin. Katuloy yung ginawa ni Paul, ilang beses siya nagulpe, nabilang nyo ba? Hindi naman siya huminto eh. Okay? So anyway, ito na yung next na, ito kasi sikat na kwento to. Ginagamit natin to sa kaligtasan. So kasi napaka-direkta nung ano nangyari na ba dito. So na-imagine nyo ba, kinulong si Paul. So syempre, may nagkulong sa kanya. So yung nagpakulong sa kanya, syempre, wala na yun. Masaya siguro yun, tatawa-tawa. Buti nga sa kanya, nakulong. Pero yung mga J-Lo, ito, inuutusan lang kasi to. Okay? So yun ang tabao niya. So anong nangyari dito? Who having received such a charge, thrust them into the inner prison. So dahil inutusan siya na, ikulong mo to, si Paul, Silas. Talagang, gulo, no? Nakakita na ba kayo ng ano, dati may prison ministry ako eh. Hindi ko rin gusto yun, pero nakikita ko yung mga kalokohan dun eh. And made their feet fast with us in the stocks. Ibig sabihin, tinali pa. Nakukulong na, tinali pa. So, sino yung mga kinukulong tapos nakatali pa? Alam niyo yung maximum, ano? Maximum security prison. Yung iba dun, yung sobrang kapal nung ano, ganyan, no? Kakapal.
Para siguradong di tatakas. Kasi mga loko-loko talaga doon nilalagay. Yung hindi nag-iisip, talagang tatakas yun. Eh, si Paul and Silas, wala na silang ginawa mali. Pero, nilagay sila sa ganung klase na security. Ganung agalit yun. Siguro, malamang binayaran yun. Para lang makulong sila. So, masaya ba yung ganung buhay? Eh, basta, ba't nagliligod ba tayo sa Diyos kung makukulong din tayo? Again, din tayo lahat makukulong. Pero, dapat handa yung sarili niya dyan. Ako, inahanda yung sarili ko dyan. Huwag naman sana. Kasi may sinabi, pastor, hindi, nagbibiro lang naman. Anyway, sabi dito, ano nangyari kay Paul and Silas? Masaya ba sila? Nakulong sila eh. Masaya bang makulong? Siyempre, hindi. Hindi pa maganda. Buti man lang kung may TV doon. Yung ano doon, may TV eh. So, nagaganyanan sila eh. Pero malungkot doon. Madalas yan, hindi yan malinis. Saka yung kasama mo sa kulungan, loko-loko. So, imagine nyo yun. Pero sabi dito, at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God. Mamaya kanina, di ba? Masaya ba mag-awitan? Diba? Nag-awitan pa? Ano sa palagay nyo? Anong sa palagay nyo ano ni Paul and Silas? Sila ba'y nawawalan ng pag-asa? Hindi, di ba? So, una, nagtitiwala sila sa Diyos, nanalangin sila sa Diyos. So, lesson dito, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan nyo. Minsan, may mga kwento si nanay. Sila nakakilala sa inyo. Pinagdadaanan kayo, kahit yung mga bata. Nakakarating sa akin yun. Pinag-pray kayo. Amen? Pero kaya, kahit anong pinanggagalingan nyo, anong pinagdadaanan nyo, may pag-asa. Amen? Hindi kayo pababayaan ng Diyos, lalo na kung alala niyo yung Romans 8:28, di ba? Ano sabi doon? Na? Kalimutan. Umpisa. For? All things. Yan. All things work together for good to them that love God. To them that are the called according to His purpose. So may problema ka man ngayon, pero anak ka ng Diyos, lahat yan mayiging maayos sa bandang huli. Amen? Lalo kung mahal mo ang Diyos. Ang Diyos ay mahal ka rin, ilalagpas ka niya dyan. So, ganun ang I believe na siniisip dito. Baka nga, si Paul din nagsulat nun eh. So, nasa isip niya na yun, naiisip niya na yun, Lord, naglilingkod kami sa inyo, ngayon nakakulong kami. So, dahil sila yung pagkakasa sa Diyos, sila yung nanalangin, at sila yung nag-aawitan pa. Umaawit ka ba ng malungkot? Siyempre, I believe, masaya to. Kasi sabi rin ng Panginoong Jesus, ano sabi niya? Blessed are ye when men persecute you for my sake. Tingnan natin sa Matthew 5. Tingnan nyo dito ha. 13 ba yun? Eh, asan na yan? I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. So alam ni Paul yan, tinuro ni Jesus yan. So ikaw na ipinepersecute, panalangin mo pa sila. Okay, nasa na ba yung gusto kong makita? Diyan, sa 12 pala. Nagpasan ko. Anyway, dito na sa 11, sabi dyan, blessed are ye when men shall revile you. Ganun ba ang naranasan ni Paul? Yung galit na galit sa kanya, ginagawa lang niya yung kalooban ng Diyos. Ganun nangyari kay Paul eh, and Silas. Sabi dyan, blessed are you when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Ganun ang ginawa sa kanila, mali naman. Hindi nagsinungaling. Eh, si pastor, ganyan yan eh. Eh, si Brother Jeff, ganyan yan. Kahit di naman. Diba? Gagawin ng mga loko-loko yan sa inyo. Pero sabi ng Panginoon, rejoice and exceedingly glad. And be exceeding glad. For great is your reward in heaven.
So parang nagbibil lang na si Paul. Ilang beses na ako nagulpe para sa Panginoon. Ilang beses. So nagyamang ko na. Nagyamang ko na siguro. Ikaw Silas, ah, medyo may konti, na, konti pa lang pwede. Pero sige, mag-ipon tayo. Okay. So ganun po yun. Hindi tayo natatakot. Amen? Amen. Hindi tayo nalulungkot. Ba't ka malulungkot? May pangako sa Diyos. Exactly. Yung ginawa mismo, yung sinabi ng Panginoon, pag kayo pinersecute, antindi ng rewards yun. Dami. Okay? Kaya nagkakantaan sila ngayon. Diba? Masabi dyan, ay narinig. So sobrang, sobrang lakas ng kanyang awitan, narinig sila. Ngayon, ito na yung deliverance. So hindi sila nantiling nakakulong. So I believe siguro kasi maliligtas kaya isang ano dito, jailer eh. Tsaka yung mga kabag-anak niya. So ginawa ng Panginoon, sabi dito, suddenly there was a great earthquake so that the foundation of the prison was shaken. And immediately all the doors opened. So nakaranas ba kayo ng lindol na? Alam niyo ba yung lindol, mga bata? Huwag mo sana lumindol ngayon. Diba? Pero nakatakot yan, diba? Yung iba, talaga nagbabagsakan yung building. Anyway, dito, nabukas lang yung mga pinto. So ngayon, paano mangyayari sa nanonood ba yung mga ganang pelikula? Yung mga ano? Anong ginagawa? Kaya nga, minsan mag-uwi yan na para kayo nakakawala sa ano, diba? Pag, amen! Kasi na'y pagkain. Diba? So itong mga to, inaasahan nila yung mga prisoner, talagang takbuhan na. I believe, yung iba dyan talaga nagtakbuhan na kasi bukas na yung doors eh. Ang bira, pati yung mga bands nila na loosen. Ibig sabihin, dito yung ordinary earthquake eh, obviously. Ito'y gawa ng Diyos. Eh, may naalala nyo, hindi nyo pa, wala pa kayo dito eh. Pero yung kina Peter, ilang beses siya nakawala, di ba? Sina John, pinalabas siya. So, ito yung maganda nito. Pag tayo ay na-persecute, kalaban natin ang kalaban ng Diyos, kung kakampi tayo ng Diyos, ang Diyos ang gagawa sa atin. Amen? So, huwag kang malungkot. Nakakatuwa ito. Ibig mo yung... Paano na nalusin yung bands? Paano sila nakawala? Paano... Nakatali sila kahit nakabukas yung pinto. Paano ka tatakbo? Nakatali ka. Eh, kaso pati yung ano, no? Kumalas. Ganyan kumilos ang Diyos. Amen? Ngayon, ano nangyari? So, syempre, yung kanina nagbilanggo sa kanila, ito na yung prisoner, yung Philippian jailor, yan ang tawag natin dito eh, kasi taga Philippi, at siya yung nag-jailor. So, sikat siya kasi. Ano nangyari sa kanya? Syempre, pag ikaw yung nag-jail, kaya ka ang trabaho mo, ikulong yung tao, dapat di makawala yan, di ba? Eh, kaso makakawala nga. So, natakot siya ngayon, sabi nga, the keeper of the prison awaking out of his sleep, seeing the prison doors open, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners had been placed. Sa Tagalog, dahil kailangan na, kasi siya yung papatayin din eh, kaparusahan pa siya. So, nung nakita niya na parang makakawala na yung mga prisoner, anong gagawin niya? Ay, patayin ko na yung sarili ko. So, ganun ano yan? Bakit ganun? Naintindihan niyo ba mga bata? Parang kunwari, kunwari, si Inigo, sabi ni nanay mo, bantayan mo to si, ano yung pangalan ng isa niyo? Andrea ba? Cha? Ha? Alimutan ko. Ha? Charlie, lalaki. Yung babae, yung dalawa pa, di ba? Sino yung isa? Charmaine, tsaka si? Charlene. Sino daw yung maganda doon? Charmaine. Charmaine, yan. Paborito ng tatay siguro yun, no? Hindi naman. Kunwari na lang, paborito. O, Inigo. Bantayan mo si Charmaine, ha? Dapat di yan mauntog, di yan dadakuha ng lamok. Eh, naagat ng aso. Anong gagawin mo, Inigo? Charles. Naku, yari ako sa tatay ko, di ba? Patay ka, magtago ka na sa
Ganun yan eh, di ba? Kasi pinagkatiwalaan ka dun. So itong J-Lo, pinagkatiwalaan siya, ikulong si Paul and Silas, tapos nakawala. Gusto niya magpakamatay na lang kaysa naman naisip niya gagawin sa kanya ng boss niya. Nakita niyo ba yun? Nangyari na ba sa inyo yun? Takot kayo sa isang tao? Ano yung gagawin sa akin? Eh, patayin ko na lang yung sarili ko. So, lesson dito, huwag niyo papatayin yung sarili niyo. Amen? Kasi nangyari dito, napaganda. Tingnan natin, ha? Sabi dito, papatayin niya na, parang mga hapon siguro ito. Alam niyo mga hapon, di ba? Mahilig may suicide dyan. Eh. But Paul cried with a loud voice saying, "Do not thyself no harm, for we are all here." So, makikita natin si Paul, sa halip na tumakas siya, ba't di siya tumakas? Kaya alam niyo ba si... May mga ano rin sa kwento, kahit hindi mga Kristiyano, may mga taong ano eh. Sabi natin, pag alam mong wala kang ginawa, tapos kinulong ka, anong gagawin mo? Tatakas ka ba? Lalo na pag political, ano ka, victim ka, ganyan. Ginagawa nila, at tama naman to, hindi sila tumatakas. Baya mong gawin nila, makita ng tao, kinulong ako, wala akong kasalanan. Kasi mas matindi ang ano nun, effect nun. Diba? Yung mga tao ay maawa sa'yo or syempre, yung mga dapat ay mapakasahan, sila pa yung malakas yun. Yun lang gusto ko sabihin. So si Paul, alam niya wala siyang ginawang masama, hindi siya pwedeng tumakas. Pag tumakas ka ng bilanggo, hindi doon ka naging masama. Diba? So kaya hindi sila tumakas. Makinig. Mga ito, hindi makaano. Nagkukwento na nga ako dito. O, yun yung mga kwento. Totoo nangyari ito. So, nakulong, nag-earthquake, bumukas yung mga pinto. Hindi ba exciting yun? Hira kayo. Kasi tumambling pa ako dito. Tapos, hindi tumakas. Kasi dapat yun ang gawin niya. Kasi pag tumakas siya, siya yung masama. Ngayon, so positive to, di ba? Gusto na magpakamatay yung isa. Wala rin naman siyang kasalanan. Di ba may kasalanan ba siya? Kung nag-earthquake at bumukas yung pinto. So, kaya sinasabi ko sa inyo, mga, ito kasi, na, ano ko, yung mga bata minsan, basa ko yung mga post nyo, minsan may kilala akong ganun eh. Masyadong madrama. Na in love lang, na busted lang, mapakamatay na. Nangyayari yun. Kaya mga bata, tigil-tigilan nyo yung Facebook. Di ba para sa inyo yan? Men, yung mga crush-crush na yan. Okay lang yung pag-pray mo lang. Ay sabi yun, alam niyo di ba, pag crush nyo yun, lalaki-babae ha, walang lalaki sa lalaki, abnormal yun. Loko-loko yun. Pero ikaw, pag lalaki ka, kahit ako nung prep pa ako nun, may crush na ako eh. Ay, ang ganda nito, ganun lang alam ko, wala ibang alam. Okay lang yung pag-pray mo, tinuturuan ko kayo, pag-pray nyo. Amen? Lord, sana itong lalaking to, kahit hindi siya, actually, kahit huwag siya, kasi baka maano ka sa ibang particular na tao, hindi kayo naging kayo, di frustrated ka. Kaya ang panalangin niyo, mga bata, laging ganito. Lord, bigyan niyo po ako ng mga pangasawa. Kasi importanteng parte ng buhay niyo yan. Amen? Namamahalin ako, mamahalin ko rin, at kami gagamitin niyo. Malulugod kayo sa amin. Hindi yung bandang uli, mag-iwalay kami, pareho kaming, parang sabi nga nila, kumuha ka ng bato, nilagay mo sa ulo mo, pinapok mo sa ulo mo. Amen? Ganun yun. Parang ganun yun, nahirap ka nun. Amen? Nakakarelate ba kayo, mga bata? Mas maganda love story sa church. Kaya lagi kayo dapat sa church, dito ang mututo. Amen? Pag sa Facebook, masira ulo nyo dun. Sino ba ako? Yan. So, huwag kayong papakamatay. Amen? Kahit ano pa yung frustration nyo sa buhay, lalo anak ng Diyos, may pag-asa ka, amen? Kahit ano pa yan. Ngayon, kung di ka pa anak ng Diyos, kailangan mo maging anak ng Diyos. Amen? Sino yung anak ng Diyos? Yung ligtas. Amen? Tumanggap sa Panginoon. Si Mami ba? Ligtas na ba si Mami? Ha? Nakalimutan mo na. Si Ashley, ligtas na ba si Ashley? Hindi pa alam. Si Nico? Nasyaran ka mamaya ni Bad. Ay, nasyaran na to eh. Diba, ligtas ka ba? Huwag ganyan buhok mo. Yes. Ligtas ka na ba? Hindi alam. Not sure. Yan ang pinakapuntating bagay sa buhay natin, diba?
Pag hindi mo na sigurado 'yon, anong pakialam kung napakayaman mo? 'Di ba? Sikat na sikat ka pa. Sa impyerno ka pupunta. Meron bang ano 'yon? May halaga ba 'yon? Na si Bill Gates, kilala niyo si Bill Gates? Sino kilala niyo mayaman? Wala ba yan sa social studies nyo? Uy! Uy! Sinong kilala mo mayaman? Wala! Napakilala kita kayo ron. Wala kilala. Si Bill Gates, alam mo ba ilang bahay ni Bill Gates? Isang compound bahay niya. Alam yung compound? Isang subdivision. Mukhang nanalo doon si Biden. Mukha. Anyway, sino ba ako? So, huwag kayong papakamatay. May, laging may pag-asa sa Panginoon. Ngayon, kung wala ka sa Panginoon, medyo ganyan ka, 50-50 ka. Kaya, magpaka-humble ka sa Panginoon. Men, sino gusto pumunta ng impyerno? Totoo ba yung impyerno? Anong pre-preach ko dito? Hindi totoo yan. Men, anyway, so ito kaya nangyari dito, takot na takot siya. Wala siyang pag-asa sa buhay. Ganyan yung mga unbeliever. Ang daming ko bukas, next year, papakayaman ako. Sige, kung sakaling, hindi tayo sigurado mangyari yun. Basta matay ako. Doon tayo lahat pupuntay. Kaya ito parang ganun, mas takot pa siyang patayin siya ng ibang tao, papatayin yung sarili niya. Ganun ka, kaloko yun, di ba? Yung sabi sa salita ng Diyos, nangyayari yan. Huwag niyo sabihin sa akin, hindi nangyayari yan. Nabalitaan natin yan, maraming gumagawa niyan. Alam mo mga Koreano. Kasi, yung mga Koreano daw, antindi ng standard daw sa kanila dun eh. Tinatanim sa kanila, oh dapat maging ganito ka pag hindi ka pumasa dun sa basta yung exam nilang ganyan. Iba na, nagpapakamatay na lang eh. Kasi karibihan dun, hindi rin Kristiyano eh. Anyway, ito yung nangyari. Na positive. Sabi ng Paul, una, hindi siya tumakas. Pangalawa, talaga sa, huwag saktay sarili mo. Kung lukulungo si Paul, kaya kahit neutral siya, sabi niya, sige, patay mo yung sarili mo. Kasi kanina, tinutulak sila papasok sa, ano eh, di ba? Nakikinig ba? Pero dahil mabuting tao nga si Paul, Kristiyano, sabi, huwag mong saktay yung sarili mo, andito kami, okay? So ano nangyari pa? Then he called for a light and sprang in and came trembling. Okay, kasi hindi na sila magkakita. Siguro, wala nang ilaw, lumimbol eh. Okay? So ngayon, hinahanap niya yung mga prisoner. So na-imagine niyo ba, magandang tagputo eh. So gusto niya mga patay, takot na takot siya, pero sabi ni Paul, uy, huwag ka na magpakamatay, huwag mo saktan yung sarili mo, andito lang kami. So takot na takot siya ngayon. Hindi niya alam kung mapapatay siya dahil nakalaya yung prisoner. Or, I believe, di ba nakinig niya, nagkakantaan si Paul? Ano sa palagi niyo kinakanta ni Paul? Yung Hillsong. By the way, na-fire daw yung Hillsong. Sa New York. Mukhang natanggal daw. Kasi talaga mga loko-loko naman yung mga yan eh. Oh, basta yung taga ano. Lalo eh. Oo, oh, hippie pastor. So sabi dito, so ngayon ano nangyari sa utang nito ni nung jailor? Yun na nga, nagtatalo na siya, nakinig niya yung I believe, katulad natin, anong inakanta natin kanina, no not one, si Jesus lang magliligtas, amen? Ano ba yung kanina, praise him, ano pa yung iba? Rescue the perishing, kaligtasan yun. Diba? So siguro yun ang inaawit ni Paul, tsaka ni Silas. Rescue the perishing. Yung mga pupunta sa impyerno, i-rescue natin. Soul winner itong mga ito eh. O siguro, narinig na yung jailer, anong pinagsasabi nito? Hindi siya pinagtanong-tanong yun. Anong pinipreach niya itong mga ito, yung mga Kristiyano? Si Kristo lang ang tamang daan sa langit. Lahat ng wala kay Kristo sa impyerno. Natakot na siguro itong jailer. Eh, nagkaroon pa ng lindol. Nakita niyo yung tagpo? So, anong gagawin mo ngayon pag ikaw yung J-Lo?
alam mo itong mga taong kinulong mo, lingkod ng Diyos, to the point na pinalindol pa para na makawala sila. Ay, nakuha niyo yun. So, nagtatalo na to, I believe, yung kanyang utak, anong gagawin ko? Kaya ngayon, anong ginawa niya? Tingnan niyo yung tinanong niya. So, ang ginawa niya ay kinuha niya sina Paul and Silas at sabi dito, nilabas niya. So, bakit? So, napanggit ko na kanina kasi pwede na silang lumaya eh. Pero, hindi sila tumakas kasi nga, matino silang tao. So, I believe, anong nangyayari dito? Nare-realize itong J-Lo na mali yung ginawa natin, mali yung ginawa ng mga boss ko, mali yung ginawa ko. Amen? Binuhin mo lingkod ng Diyos, kinulong mo. So, nangyayari sa atin yan. Ngayon, medyo mild na lang yung persecution niya. Pero, mga nangyayari sa lingkod ng Diyos, ano ngayon? Pinagsisinungaling yan. Kunwari, si Brother James, nag-soul winning. Eh, alam mo, loko-loko yan. Nangyari lang yan. Sakit mo, di ba? Ginagawa mo yung tama, tapos babalik na rin ka ng ibang tao. Kunwari dito, yun, minsan naiisip ko sa inyo, kunwari, ito, ginagawa natin mabuti yung mga bata, di ba? Pag may loko-loko dyan, anong sasabihin niya kay pastor? Eh, ginagamit nyo lang yung mga batang yan eh. O, tinuturuan nyo ng mali yan. Ano pa? Yung pwedeng naisip na... Ay, yung anak ko, natuto ng Bible, tumino. Ayoko nun. Kaya, hindi ko na papuntahin dyan. Susumbong ko sa barangay. Kasi nagme-meeting kayo. Wala kayong mas. Di ba? Kaya tinutunuan natin kayo na salita ng Diyos. So, masama ba yun? Masa mga loko-loko, masama yun. Anyway, binabalik ko lang na para maintindihan yung nangyayari dito. Amen? Kaya ngayon, ito na-realize niya, mali yung ginawa natin. Ang lingkod ng Diyos, dapat sinusuportahan natin, hindi natin kinakalaban. Walang ginagawang masama yan. Kung nakasakta tayo, sinasabi niya, kasi yun totoo eh. No? Kaya nga sabi dito, tinawag pa silang sir. Alam niyo may sir? Pag sinabing sir, ito yung medyo may paggalang, di ba? Sir. Kanina, kayo, mga kriminal. Kriminal ba yun? Hindi, mga lingkod ng Diyos yun. Ayan. So ngayon, ang tawag niya, sir. Sir, anong kailangan kong gawin para ako'y maligtas? So, ba't yung tatanungin nyo? Kasi nga, alam niya na eh. Itong mga, hindi itong pangkaraniwan tao. Siguro na, nabalitaan si Peter, si John, nakulong, nakalaya. Dahil mga lingkod ng Diyos. Amen? So sana ganun tayo, ma-realize natin na siguro, wala naman sana ang kalaban ng Diyos dito, kalaban ng lingkod ng Diyos. Pero kung sakaling ganun, matakot-takot ka. Amen? Kaninang binasa natin, ang Panginoon ang magtatanggol sa mga lingkod niya. Amen? Ako minsan, natakot din ako, pero ang gagawin ko. Gawin ko lang yung dapat yung gawin. Amen? Kaya sabi dito, na-realize niya, itong mga taong to, ito yung pwede magligtas sa akin. Okay? Sila yung pwede magsabi sa akin, siyempre nakaligtas at maligtas ako. Kaya tinanong niya. Diba? Logical, diba? Kung sila, naliligtas yung tao dahil sa preaching nila, ay ako din. Ako yung J-Lo, sorry po, sorry. Pwede ba sabihin mo sa akin, paano ako maligtas din? Yun ang dapat, amen? Amen. So, ganun. Kaya kayo, man. Yung mga tatay nyo minsan, sama ng tingin sa amin dun eh. Kaya mag-pray lang natin, amen? Yung iba dito, naligtas na. Tatay ni Rain, wala pala si Rain, no? Papa mo rin, ha? Hana, tsaka mama mo. Pray natin. Kaya ikaw, sumunod ka sa Panginoon. Yung nasabi sa akin, lagi ni Pastor dati. Hindi ko makakalimutan yun. Sabi niya, yan, yun ako itong nga, yung kalagayan namin. Kung nakita niya naman kasi, nag-ano ako, bata pa ako na siguro, hindi, matanda na ako sa inyo. Sabi, pag-pray mo lang yung magulang mo. Pag-pray mo lang. So yun. Tsaga lang, eh, may mga bata. Pero especially pag kayo yung lalaki, yan, kayong mga lalaki, pag kayo naligtas, naglingkod kayo sa Diyos, yung mga anak-anak nyo, asawa nyo, madali na yan. Ang mahirap maligtas, yung mga magulang. According to survey. So, amen? Amen. So, ito, lalaki ito, yung keeper of the prison. Makikita natin, ano nangyari sa kanya? Nagpaka-humble siya sa lingkod ng Diyos. Anong kailangan kong gawin para ako yung maligtas? Ayoko mapunta sa impyerno.
Sino may gusto mong pumunta pa sa impyerno dito? Iba sa atin, mayabang eh. Palibasa, nauna sa atin yung mga siraulo eh. Yung mga atheist. Eh, wala namang impyerno eh. Yayabang yan. Actually, yan ang mga pinakamayabang na makikita. Mga bakla, ganun din yan. Lalo atheist na bakla, lalo na. Pinaghalo na. Mga nakakausap ako yan. Nalaman lang. Di ko pa nga sinesheran eh. Nalaman na si Ace ganyan eh. Pupuntahan na ako doon. Eh, maririnig na ako doon. Talagang hinahanda ako yung sarili ko doon eh. Diba naman, babae, ganun din. Medyo malandi. Hindi ko makakalimutan yun eh. Sabi ba naman sa akin, Ace, alam mo, Ace, masyado kang matino. Hindi kaya yaman. Ano sila? Nakalimutan ko tuloy. Hindi ko makakilala to eh. So, alam lang niya, Bible study kami. Share ko yung iba. Ganun sinabi sa akin. Pero ito, nagpakababa siya eh. Mayan sana, ganun kayo. Nagpakababa siya. Anong kailangan kong gawin para maligtas? Eh, nakita ni Paul yun. Totoo to. Hindi ito nagjojo. Hindi ito yung nag-church lang, sumutulog, tapos kakain. Hindi ito yun. Talaga magpapakamatay nga kanina eh. So sabi niya, oh, ito na, yung sagot. Anong kailangan gawin para maligtas? Well, wala kang pakialam dyan. Makikita mo, pag nasa impyerno ka na, wala kang pakialam. Hindi namatay si Jesus para lang magpakiyot, mag-establish ng religion. Basta yung religion. Bakit namatay si Jesus? Alam niyo mga nangyari kay Jesus? Siya yung pinakamatinong tao. Siya yung Diyos na gatawang tao. Pinahirapan siya, pinagsinungalingan siya. Nagturo pa rin siya ng katotohanan. Ginulpi siya, pinatay siya. Pinako siya sa cross, capital punishment. Ay Jesus. Yung iba, ginagawa kasing laro yan eh. Eh, basta, Kristiyano rin kami. Loko-loko. Hindi ka ligtas. Wala kang pakinabang sa Panginoon. Kung sabihin Kristiyano ka, hindi mo alam yan. Ngayon, ang daming kalaban ng Christianity. So, kaya sabi niya dito, naiintindihan ni Paul na ito dapat maligtas din to. Kaya sabi niya, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house. Hindi lang to yung, I believe. Ah, meron akong 10 Diyos. O sige, Diyos ba si Jesus? O sige, 11 na Diyos ko ngayon. Hindi ganun, amen? Isa lang ang Diyos. Hindi siya nakipagbiruan, kaya nga may impyerno yun. Bibiro ka ba sa impyerno pag tinapong ka doon, forever ka na doon, hindi yung biro. Ganun siya kagalit sa kasalanan. At kung kasalanan ka, kung hindi ka baligtas, doon ka. Kaya sabi dito, nagpakababa siya, nakita ni Paul and Silas yun, sabi niya dito, sinagot niya ng diretso. Diba, hindi na siya nagpaligoy-ligoy, nakita niya si Jesus, minsan, diba? Eh, napag-aralan si Matthew. Ang daming tao na ikinig sa kanya. O, ganito lang para maligtas naman ang palat. Hindi ginawa ni Jesus yun. Ang ginawa niya, yung iba doon ay ginawa niyang parable. Nagkwento siya, yung iba, talagang mali yung puso eh. Yung iba, nakinig ko na yan. O, hindi na, ulit bumalik. Salit na, andito na yung tagapagligtas. Papakinggan ko, susunod na lang ako sa tagapagligtas. Para malaman ko yung katotohanan, maligtas din ako. Yung iba doon, di na sumunod eh. Pero bakit hindi dinirecho ni Jesus? Kasi yung iba doon, alam katulad din ng iba sa atin, hindi talaga gusto ng katotohanan. Yun ang totoo. Kaya sabi dito, malampalatayas, diretso to. At hindi lang ikaw, pati yung mga kamag-anak mo, yung mga mahal mo sa buhay, maliligtas yan. Amen? Gusto maligtas yung mga magulang nyo, Lian? Laika? Gusto mo maligtas? Rika? Gusto mo maligtas yung mga kamag-anak mo? Pamela? Anong gagawin mo? Kayo magsikuhan. Ha? Magtapat ka sa Diyos. Amen? Sabihin mo, Pastor, pwede ba share natin to? Ganun lang naman yan eh. Ngayon, kung talagang ayaw, wala tayong mga, hindi natin pwedeng pilitin yan. Sa Bible, walang pinilit para maligtas. Kasi nga, hindi eh. Salungat yun. Dapat ba nang palataya ako, ibang kami pilitin. Diba? So, kailangan niya, pag-pray niyo, mga mahal niyo sa buhay, kung ngayon niyo mapunta sa impyerno, panalangin niyo. Ngayon, kung tatay ka especially, napaganda nang, ipaglaban mo yung mga mahal mo sa buhay. Kaya sabi dito, o di sinabi na ni Paul ngayon,
Ano kailangan gawin para maligtas? Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, maliligtas ka ng iyong sambayan. Ay, hindi ako niniwala dyan. Ganun ba ginawa niya? Naniwala siya. So, ganun din dapat kayo. Lahat tayo. Kaya minsan, di tayo magaling na soul winner, yung paniwala natin, hindi naman ganun eh. Hindi pa. Mas may concern tayo sa ibang bagay. Okay? Open na ba ako? 5 minutes na lang. So, ano nangyari? Yung sabi ko kanina, naligtas yung J-Long, hindi lang siya. Nung pumunta sila na Paul doon, sabi doon, he took them the same hour at the night and washed their stripes. So, nakikita nyo ba? So, kanina, ginulpi niya. Ngayon, maano na siya, maamo na siya doon sa lingkod ng Diyos. Bakit? So, ganun yun eh. Ako, alam ko yan. Pag meron dito mga bastos, alam ko na yun, to, walang galang sa akin to, wala rin galang sa Diyos to. Malamang sa hindi yun. Kasi nga, walang pakialam sa salita ng Diyos eh. Diba? Pero yung mga sa inyo, kaya si Pastor, ganun din eh. Yung mga wala talaga, ayaw matindi, huwag. Nga, gawin ko sa inyo. Pero tinututukan dito, yung mga talagang nananampalataya sa Diyos, kitang-kita mo. Kahit inaantok na, umaatin. Kahit papano. Kahit hindi pinapayagan ang magulang, susubukan ulit next week. Sorry po, di ako nakatin. Next week po. Ganon. So, itong si J-Lo, talagang dinala niya si Paul and Silas doon sa mga mag-anak niya. Bakit? Kasi talaga naniniwala siya. Naniniwala siya sa mensahe ng kaligtasan. Hindi yung joke sa kanya. Anong nangyari dyan? And wash their stripes. Ibig sabihin, di ba, ginagalang niya yung lingkod ng Diyos. And was baptized. So, naligtas siya, nagpabaptize siya agad. Yeah? Yung sabi ko sa inyo, pag naligtas kayo, ano bang utos ng Diyos? Hindi naman niya ni-require baptism, pero inutos niya yun. So, anong gagawin mo? Babaptize ka rin. At sabi niya, and all his. He and all his. So, sino yun? O di yung mga kamag-anak niya. Amen? Amen. So, after noon, hindi natapos dun. Yung ibang naliligtas sa atin, yung mga ka, mga sabay-bay sa apa, kahit saan. Pagkatapos maligtas, ang saya eh. Kaso, yun na yun. Wala pa kailang sa church. So, hindi tama rin, di ba? Pagkatapos mong maligtas, ano next na? Niligtas ka ng Diyos, tapos wala kang pakialam sa kanya, ganun ba? Mali, di ba? So, kaya nang ginawa niya dito, sino mo? And when he had brought them into his house, he set meat before them. Ayan, punta ng tama. Magkakainan tayo. So, ibig sabihin nito, yung lingkod ng Diyos, hindi siya yung nagpakain. Di ba? Siya yung pinakain. Di ba? And rejoice believing in God and all His house. Kasi nga, ganun po yan. Laging ganun yan. Yung lingkod ng Diyos, ang Diyos, siya yung naglalapit sa tao. Anong gagawin mo sa lingkod ng Diyos? Babaliwalayin mo? Anong gagawin mo? So, syempre, imbitahan mo sa bahay. Eh, ako, hindi naman ako namimili, di ba? Nakita ko na lahat ng bahay nyo, eh. Hindi ako namimili doon. Ay, bihira. Pastor, punta ka sa bahay namin. Share mo yung tatay ko para maligtas. Eh, meron ba kayong aircon? Mapawisan ako dyan. Hindi sa namimili si Pastor, amen? Punta natin maligtas yung mga kamag-anak nyo. At yun na, naligtas ka lahat. Amen? Sabi dito, dito nagkakaroon ng tamang magandang rejoicing. Hindi yung party-party tayo, yung mga ganun eh. Ganun, minsan naaawa rin sa mga minsan, mga mahirap. Minsan wala lang ang pambili. Pero paghandaan, talagang todo eh. Para at least may saya, masaya tayo. Isang taon tayo may ano. At least masaya tayo, isang taon. Ah, isang beses isang taon. Kasi birthday ko, yeah, inuman. Kaya okay, wala akong pakialam kung magising yung kapitbahay natin, di ba? Hindi gano'n na magsiya, amen? Saan tayo dapat masaya? Bakit masaya si Paul and Silas, yung buong sambayan ni J-Lo? Bakit sila masaya? Naligtas sila eh. Tapos nagpatuloy sila sa salita ng Diyos. So dapat gano'n tayo. Amen, okay, nasa CR na naman kayo. Huwag natin gawin yung CR na yan kaya. Pumunta ako sa bahay niya, Justin ha. Makilala ko yung mga parents mo. Sino kayang Koreano doon sa ano? Tatay mo ba, nanay mo?
Makikita ko ha. Si Rika, namit ko na yun. Mama mo ba yun si ate? Kalimutan. Kumusta yan ha? Salamat si Rika, nagpapatuloy, men. Pray nyo, friends na ba kayo? Yan. Kasi nag-aanap din niya kahit dati pa eh. Sige na, gutom na ako eh. Ganda ng kwento nito eh. Acts 16, 31, 32, 33, 34. May question ba? Ganda ng salita ng Diyos, di ba? Kasi una, totoo. Hindi ito marvel. Hindi ito ano, joke time yun. Sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong masalita, ang patotoo, Panginoon, ang inyong lingkod, na si Paul and Silas, Panginoon, pakatabang nila sa pagbahagi ng salita. Wala silang pakailang kung sila yung makulong, sila yung magsisiya, sila yung mag-rejoice, Panginoon, matulad ng inyong pinag-utos, dahil kami na ng palataya sa inyong protection, at ultimately, Panginoon, kung kami mapatay man, ay po yung may reward sa langit. So we pray na bawat isang Panginoon dito na mabahagian, na-assure sa kanila, na-confirm yung mga Kristiyano, Panginoon, na sila po ay dapat magtapat sa inyo. Yung mga hindi pa, Panginoon, ligtas, Panginoon, sila po ay magpakababa sa inyo, Lord. Sila ay maligtas din, masyaran, at mag-respond ng tama, Lord, sa inyong gospel, Panginoon. So, we pray na malulati sa aming pagkain, Panginoon. May salamat sa may katawan, Panginoon. Konting kasiyahan. Bless you po, Lord, siya na, Panginoon. Siya po ay lumaki din, Panginoon, na may takot sa inyo, tamang takot. Gamitin nyo in the future. Yung mga sanay sa inyong salita. Matuto. Ganun yung mga kapatid niya, Panginoon. Mga bata dito, Panginoon. Yung mag-bless sa pagkain, Panginoon. In Jesus' name, pray. Amen.